tanungin natin ang banal na aklat kung sino ang magiging mga anak. Who is the children or who is the son of God? That is our last question. Sino ba talaga ang mga anak ng Diyos? Tanungin natin ang banal na aklat. Baka sabihin ng iba na kami ang anak ng Diyos. Basahin yung banal na aklat. Kung nakasulat yan, hindi anak kayo ng Diyos. Pero kung hindi nakasulat sa banal na aklat, sinungaling kayo. Hindi kayo anak ng Diyos. So kailangan talaga nakasulat lahat sa banal na aklat. Huwag tayong maniniwala sa hindi nakasulat sa banal na aklat. So the Bible answer, the members of the Alpha and Omega to be called the Son of God, to be called the children of God. So let us read in the book of Revelation, chapter 21, verse 6 to 7. The Bible said, "And it said to me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give from the spring of the water of life without payment. The one who conquers will have this heritage, and I will be his God, and he will be my son." Tagalogin ko ito. Anong sinasabi dito? Sa banal na aklat, basahin natin. Sinasabi rin niya sa akin, "Naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wagas. Ang sinuman na uuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya naman magiging anak ko." Talagang totoo ang sinasabi sa banal na aklat. Bibigyan tayo ng tubig mula sa bukal ng buhay. Paano ka gagawing anak? Hindi ka membro ng Alpha Omega. Paano mo si Alpha Omega magiging Diyos? Hindi ka naman membro ng Alpha Omega. Hindi ka tanggapin ni Alpha Omega na mga anak na hindi ka membro. You are not the children of the Alpha and Omega, the God Almighty. Wala nang ibang Diyos dito sa banal na aklat. In the book of Revelation, siya ang simula, siya ang wakas. Paano ka makatanggap na, sa tubig ng buhay? Hindi ka makatanggap. You cannot receive the freely water of life without payment or without paying for it in other English version. Yan ang katotohanan. That is the truth of faith. Kung naniniwala tayo sa Diyos, bakit tayo mananatili dyan? Hindi naman yan totoo. Sayang lang yung mga paghihirap natin. Pagdating ng panahon, walang nangyayari. Tawagin tayong trahidor sa sarili nating bayan. Diba sa pamilya natin, kung mayroong magtrahidor, malungkot tayo. Bakit nagtrahidor ito? Mga kapatid ko lang, nagtrahidor sa akin. Mga magulang ko lang, nagtrahidor sa akin. Samantala, pamilya kami. Di ba malungkot tayo? We are full of sad in ourselves, in our life, because of the happening. Because of the doing things to our family. Malungkot tayo. Bakit ginagawa yan? Kung sakaling mangyari na ito, maganap na ang sabi ng banal na aklat, siya'y darating. Kung darating siya, tanungin ka, ano ang relihiyon mo? Sabihin mo, ganito, itsipira, tanggapin ka ba? Uwi ka doon. Kung saan niya nagmula yung relihiyon mo, kawawa ka. Eh, dito lang yung relihiyon ko na-register sa Securities and Exchange Commission. That is the free exercise of every religion according to the law in our Philippine Constitution. Pwede yan. That is the freedom of expression, the freedom of faith, freedom of religion. Okay yan. Pero hindi yan international law. Mayroon tayong relihiyon talaga dito sa Pilipinas. Binigyan yan ng katibayan in the England, in the United States of America, in the Spain, especially the United Nations of Religion. Binigyan yan ng mga batas. Bakit tayo maghari doon sa ibang bayan? Dito lang tayo sa Pilipinas. Kaya tayo mga Pilipino, Filipinista ang ating relihiyon.
Kaya Pilipino tayo, tayong magtrahidor. Maraming mga simbahan ang Filipinista religion. So many churches, the Filipinista religion. So many foundation, association, Rizales organization, Rizales association, a spiritual organization, association. Marami dito sa Pilipinas ang Filipinista religion. But only one religion in the Philippines, which is Filipinista religion of the Filipino people in the Philippines. Sign, rising to the Philippine flag in sign on our nation. That is the true religion in the country.